Yo Matchmaker PH, August ang bakbakan ni Ryan Garcia at Errol Spence. Minigyan nga po ng 72 hours na palugit itong si Errol Spence Jr. ni Ryan King Garcia para pirmahan ang kontrata. Maalala nga natin na magkasama sila sa iisang bubong ni Derek James, ang kanlang trainer. Dito nga po ay nagkaroon ng lamat ang dalawa sapagkat nagalit nga po itong si Papa Ray nung hindi bayaran ni Errol Spence Jr. itong si Derek James na kanlang trainer. Magkatapos ay dito nga po nagkahamunan ang dalawa. Maalala natin na magkaibigan ang dalawa, mga ka-matchmaker, sapagkat parehas lang sila ng trainer. Ngunit nabigyang lamat ito matapos matalo itong si Errol Spence Jr. ni Terence Bud Crawford. Hindi nga po binigyan ng buong payment itong si Derek James Jr. Dito nga po ay inasar ni Ryan King Garcia itong si Errol Spence Jr. na kung maglaban nga po sila ay mangyayari ang inaasahan nito na matulad kay Terence Bud Crawford na kanyang ginawa ni Errol Spence. Sabi niya, siya nga ang tatapos dito sa karera ni Errol Spence Jr. na hindi nagawa ni Terence Bud Crawford. Dito nga po maalala natin na na-TKO itong si Errol Spence Jr. at magiging cross-eye daw pag natamaan ni Ryan King Garcia. Kaya naman dito ay maalala natin na tinalikuran na talaga ni Errol Spence Jr. itong si Derek James na kanyang trainer. Siya nga po ang humubog dito kay Errol Spence Jr. hanggang maging unified champion sa welterweight division. Ano sa palagay nyo, mga ka-matchmaker, kung maglalaban itong si Ryan Garcia versus Errol Spence Jr., sino kaya ang mananalo? Samantala, mga ka-matchmaker, Cuadro Alas General Casimiro. Grabe nga pong excitement ang kanyang nararamdaman ngayon sapagkat nung makita niya itong si Inoue na nanalo via TKO ay grabe naman, naghamon itong isang mama na ito kaya binugbog at kinanan. Ayun, napaluhod. Dito nga po ay masabi natin nagigil na talaga itong si Casimiro bumalik sa ibabaw ng lona para makipagbakbakan. Dito ay kailangan niyang patunayan kay Naoya the Monster Inoue na kailangan siyang labanan, kaya kailangan din niyang magpakita ng impresibong comeback fight. At dito nga po ay napagbuntungan ang lalaking ito, kaya naman sinasabi niya na sakit talaga ang kanan ni Casimiro. Kaya naman sana ay makabalik na si Cuadro Alas sa ibabaw ng lona as soon as possible sapagkat sayang ang oras.